Pagkakataon lang si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kaitaasan. Asan pa'y kapayapaan, asan pa'y kapayapaan sa mga taong pinanulugtan niya. Pinuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinabuhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Nasa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa Panginoong Jesucristo, Bugtong na nang Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunok sa kalangang ama. Maawa ka, maawa ka sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayag, walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinapako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito." At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nananawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga.
hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ano ngayong gawa ng Diyos? Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia, sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang inahanap mo?" Akala ni Maria, siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy, sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, na sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. Kamusta po ba? Kayo po, kamusta ba yung pakiramdam? Ano ba nangyari? Alam nyo ba na may nangyari?
sa liturhiya natin, no? Ginugunita lang naman natin kasi nangyari na ito, pero ginugunita natin at binabalikan para nang sa ganon, unti-unti din ay may magbago sa ating mga pananaw. Kung sasabay tayo sa liturhiya, sa mga pagdiriwang, meron din inaasahan sana sa atin. Lalong-lalo na sa atin pong ugali, sa atin pong pagkilos, kapag nandito po tayo sa misa, o kaya pag pumupunta tayo sa simbahan, ngayon nagbabalik tayo sa simbahan, ang inaasahan nawa ay mas masaya ka, mas masigla ka, mas maayos ka na ngayon dahil nga nabuhay na sa Jesus. Yan lang, tanong ko nga, kamusta ba? Alam mo ba at naramdaman mo ba na nabuhay na si Jesus? O wala lang? Ando doon pa rin tayo na nakatitig pa rin tayo doon kay Kristo na umaasa at nagdarasal na kawawa naman ako, Panginoon, tulungan mo naman ako, Panginoon. Kailan ka sasaya? Kaya tingnan niyo po, sa kwento natin sa Ebanghelyo, si Maria Magdalena nando doon sa labas ng libingan. Tinanong siya ni Jesus, hindi pa niya nakilala si Jesus. Tinanong siya, bakit ka umiiyak? Dalawang beses. Sa pangalawa, tinanong ulit, bakit ka umiiyak? Babalikan natin ng konti. Bakit umiiyak si Maria Magdalena? Bakit siya naroroon doon sa libingan? Una, pumunta siya sa libingan dahil nga sa labis na kalungkutan, hindi pa rin niya talagang natanggap na wala na si Jesus. Sino ba si Jesus sa buhay niya? Ito yung kanyang inaasahan. Ito yung Jesus na tinawag niyang Panginoon. Ito yung Jesus na nag-angat uli sa kanyang dangal, sa kanyang pagiging, sa kanyang dignidad. Ito yung Jesus na tumanggap sa kanya, na halos patayin na siya, husgahan siya ng mga tao, pero si Jesus ang nagparamdam sa kanya na hindi siya hinusgahan. Kaya ganun na lang yung kanyang lungkot nang pumunta siya sa libingan at makita niya na nawala. Hindi nang basta nawala si Jesus, physically nawala. Wala na doon sa libingan. Yung mismong katawan, kaya malaking kawalan kay Maria at ito ang dahilan niya kung bakit siya umiiyak. May nawala kay Maria. Inaakala lang niya na nawala. Kasi nga, hindi naman ninakaw, hindi naman nawala si Jesus. Nabuhay na si Jesus. Kung sakali po, yung tinanong ni Jesus kay Maria, bakit ka umiiyak? Ikaw, ngayon, bakit? Pasko na ng pagkabuhay, pero bakit nananatili ka sa Biyernes Santo? Nabuhay na si Kristo, pero bakit nandoon ka pa sa pagpapahirap? At mismong ikaw, sa sarili mo, pinahihirapan mo ang sarili mo. Ano ang dahilan? Hanggat hindi mo yan inaamin, hanggat hindi mo yan pinangangalanan, hanggat hindi mo yan sinasabi, wala, mananatili ka dyan. At hindi mo maintindihan na hindi ka nawalan. Hindi sila nawala na basta pahirapan ka lang. Kasi baka kala lang natin, no? Yung inaakala, nawalan ako, paano na ako, sinong aakay sa akin, sinong tutulong sa akin, sinong susuporta sa akin, kasi nawala eh. Kaya pagkatapos nito na makilala ni Maria si Jesus, ganun na lang yung kanyang naranasan na saya. Hindi pala nawala. At ayaw ni Jesus na manatili si Maria doon sa libingan. Kaya binigyan siya ng dahilan. Binigyan siya ng purpose na magpatuloy ka, Maria. Ipahayag mo yung naranasan mo. Nakita mo ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa kanyang mga alagad
na inutos sa kanya ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, buhay ka pa. Pero yung buhay natin, may dahilan. May buhay tayo at buhay pa tayo, hindi para malungkot. May buhay tayo at buhay tayo hanggang ngayon, hindi para magmukmok. Hindi para mamoblema ng mamoblema. At ano bang pinoproblema natin? Wala tayong pera. Para saan yung pera na hinihiling mo? Pambili ng damit, pambili ng kung ano-ano, pang lakwatsa, pambili ng bahay? Yun lang ba ang purpose mo para mabuhay? Yun lang ba ang nakikita mong dahilan para maging masaya? Naging malinaw kay Maria yung purpose niya kung bakit siya naiwan pa. Pagdating ng araw, susunod na siya. Pero kailangan muna niyang ma-fulfill yung kanyang misyon na magpahayag na si Kristo ay nakita niya, si Kristo ay muling nabuhay. Gaya ng, ayan, sa atin ngayon, tinan niyo po yung mga katabi ninyo. Siya lang may gustong maging malungkot. Kung ano ang buhay natin ngayon, ikaw na yan. Pero kung papakinggan mo si Jesus na nagsasalita ngayon, sinasabi sa iyo, mabuhay ka. Gawin mo ang mission mo. Gampanan mo ang mission mo. Pero ulitin ko, kahit magsisigaw ako dito ng paulit-ulit, pag hindi ka nakinig kay Jesus, walang mangyayaring pagkabuhay sa ating mga sarili. Ando doon pa rin tayo, Poong Nazareno, pengi ng pera. Poong Nazareno, pagalingin mo po ako. Napapakinggan ka naman. Kaya nga sinabi ni Jesus, no? Pwede namang hindi niya na kinausap si Maria, pero kinausap niya. Di ba pag kinakausap mo ng isang tao, di ba, no? Para makuha mo attention at para talagang yung ano bang tawag dyan, yung karanasan natin na pag binanggit na yung kompleto mong pangalan, ibig sabihin, makinig ka na. Di ba sabi kanina, no? Ale, bakit ka umiiyak? Hindi pa rin siya nagsasalita. Nung sabihin na ni Jesus, Maria. Di ba pag kinukompleto na yung pangalan, no? Matauhan ka na. At yun din sana yung ngayon, no? Kasi baka lilipas na naman ito, wala sa atin, wala kang naranasan. Nawa po, no? Ang diwa at mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus ay matanggap natin nang sa ganon tayo rin ay mabuhay ng may dahilan. Mabuhay tayo na gumaganap sa ating misyon na nagpapahayag na ang Poong Jesus Nazareno na matay ngunit muling nabuhay para magpatuloy na tayo ay mahalin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ang ating itutugon, Ama ng Panginoon, muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin. Ama ng Panginoong muling nabuhay,
iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo na huwag tagyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na nananatitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang niluping. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong ako, namumuno ang langit at lupa ng kadakilaan ko. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa pala ng Panginoon.
Hosanna, Hosanna, sa kalitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kalitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kahalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Happy Easter po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Ang kong buhay ang Panginoon.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na April 4, 2024, Webes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Saan Jesus Nazareno, sinasamba namin, ibinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabi-sab lang kaligtasan. Yes, Padre Jesus Nazareno, inanayan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
kalhat ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, karangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Alhati, alhati.